Isang nakakahilakbot na araw. Ako pong muli si Red, ang boses sa likod ng Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ating balikan sa pamamagitan ng special feature na ito ang naging buhay ng nag-iisang horror queen of Philippine cinema, si Lilia Contapay. Halimbawang tatanungin kita kung kilala mo si Lilia Contapay, malamang ang isasagot mo sa akin ay kung oo dahil nakita mo ang imahe niya sa ating thumbnail. O baka marahil na hype ang kanyang pangalan lalo nung kanyang kamatayan, which is para sa atin nakakalungkot sa realidad. Makikilala ka lang sa oras na yumao ka na. Pero ang tiyak kung sakaling wala siya sa thumbnail natin, kilala mo nga ba talaga si Lilia Contapay? Isa sa may tataguri sa kanya ay ang pagiging dakilang extra, pambansang horror extra, at kung ile-level up pa natin, siya ang tinaguri ang horror queen of Philippine cinema or queen of Philippine horror movies. Though parehas lang naman, bahala na po kayo kung saan kayo mas komportable. Papaano nga bang hindi siya mabibigyan ng ganitong titulo sa dami ba naman ng papel na kanyang ginampanan sa mga horror movies ng Pilipinas? Mapa White Lady, Mambabarang, Mangkukulam at Maging Aswang ay effortless niyang naibibigay kahit wala pa siyang binibitawang litanya. Hindi nga raw kumpleto ang horror movie ng mga batang 90s kung walang Lilia Contapay. Ang veteranang aktres sa likod ng mga nakakatakot na karakter na tiyak naging sanhirin ng masamang panaginip lalo na ng mga batang 90s. Ayon sa research ng Team Haunted History, si Lilia ay tubong Tugigaraw kung saan dito'y lumaki siya kasama ang kanyang pamilyang simple lamang ang pinagkakakitaan. Siya ang pinakabata sa magkakapatid subalit mariin niyang sinabing hindi siya spoiled. Sa isang panayam, masaya niyang ginunita na sa kanyang pagkabata na mulat sila sa bukod simple ay dapat pantay-pantay ang turing. Sabi nga niya na kapag ang isa daw sa kanyang mga kapatid ay may laruan, dapat lahat ay meron. Ito marahil ang kanyang nadala hanggang sa kanyang pagtanda, ang mamuhay ng simple na kahit may salitang queen sa kanyang taguri ay simpleng pamumuhay ang kanyang nais. Hindi nag-iilusyon sa kasikatan. Nasa bahay lang siya tuwing walang taping at naghihintay pa daw ng tawag sa susunod niyang gagampanan. Andyan pang iti-check niya lagi ang lagayan ng kanyang kape at asukal kung meron pa at saka tatambay sa paboritong spot niya sa kanyang tahanan, ang pag-upo sa harap ng kanyang bintana. Ayon din sa naturang panayam, mahilig din siya sa bata kung kaya't bumibisita siya sa kanyang mga apo sa Sampaloc sa tuwing may oras siya. May tatlo daw siyang anak, sina Gilmore, Magdalena at Elma, pero kanyang idiniin na itinuring at minahal na rin daw niya bilang anak ang mga ito sapagkat hindi naman talaga galing sa kanya. Sa paglipas ng panahon, naiwan na lang din si Lilia na mag-isang namumuhay sapagkat may kanya-kanya na ring pamilya ang kanyang mga anak-anakan. Nung tinanong kung bakit hindi siya nag-asawa upang kahit man lang sa mga ganitong panahon ay meron siyang karamay at hindi namumuhay mag-isa, kanyang itinugon ng may kasiyahan pa na ang pag-ibig daw ay kusang dumarating. Naniniwala din siya na kung sakaling nag-asawa nga daw siya pero hindi naman daw naging okay ay magiging useless lang ang lahat. Hindi naman basta-basta ang naging karanasan na nag-iisang Lilia Contapay sapagkat bago niya pasukin ang showbiz ay una siyang naging government employee. Dahil sa kakarampot na sahod, naghanap siya ng greener pasture kumbaga at upang ma-practice din niya ang nakuhang degree na BS in Education at dahil sa pag-ayon ng tadhana ay nagsilbi din siya bilang isang public school teacher sa Tugigaraw. Aminado naman siya base sa ilang mga panayam niya na maliit pa rin ang sahod niya bilang isang teacher. Tumigil rin siya sa pagiging guro at nagpursige sa buy and sell trade at maniwala man kayo sa hindi, naging staff din siya sa opisina ng National Police Commission. Sa tulong nga daw ng isang kaibigan na umi-extra sa pelikula, iyon na ang kauna-unahang hakbang niya sa pagpasok sa show business. Subalit hindi para maging artista kundi maging isang talent coordinator. Dito nga siya na-discover ni Direk Peghe Galyaga mula sa taping ng pelikulang Aswang.
dahil na rin sa haba ng kanyang buhok at may taglay siyang aurang pang-horror na tiyak bagay sa papel bilang aswang. Seryoso pang ang wika ni Direk Peke na hindi daw nga mukhang aswang si Lilia kundi aswang daw talaga siya. Simula noon na mayagpag na si Lilia sa mundo ng Philippine horror cinemas kahit na aminado siyang in a very humble way na nameless icon of local horror si Nanay Lilia. Bago pa man magkaroon ng kauna-unahang lead role sa kanyang sariling pelikula patungkol sa kanyang buhay at naging karanasan sa showbiz. At ito nga ang pelikulang Six Degrees of Separation from Lilia Kuntapay na kung saan nagkaroon din siya na pagkakataong makatrabaho ang mga batikang direktor na tulad ni na Peke Galiaga, Lori Reyes, Mario O'Hara, Mario J. De Los Reyes, and most recently nga si Antoinette Hadaone para sa Six Degrees. Kamakailan nga ay nailabas rin sa wakas ang pelikulang ito dito sa YouTube. Magkahalong comedy at drama ang naturang pelikula in a mockumentary style. Ayaw naman naming mag-spoil ang isang eksena subalit dito mararamdaman mo ang pinagdaraanan ng isang underdog sa kahit na anong aspeto habang pinapanood mo ang kanyang kauna-unahang pelikulang pinagbidahan. Ito yung tipong dakilang ekstra ka sa mga pelikula pero mas pinili mong manatili sa ganong estado sa showbiz upang mas makatulong ka pang mabigyan ng kinang ang mga lead star sa pelikula. Umikot rin sa pelikula ang pagsasanay ni Lilia sa kanyang acceptance speech sakaling siya ang magwagi bilang best supporting actress. Sa kanyang ilang mga panayam bago ang release ng pelikulang pinagbidahan niya, mariin niyang inamin na marami din talagang manduruga sa showbiz at sanay ang ganitong politika ay matigil na. Tila pa sadya para sa kanya ang Six Degrees sapagkat maaaring hango sa kanyang tunay na karanasan ang ilan sa eksena lalo yung pinaghintay siya ng mga proyektong una na niyang inuuhan. Tulad ng isang kwento niyang minsan ay tinawagan siya ng yumaong direktor na si Wendy Ramas kung bakit dinecline ni Nanay Lilia ang role na isinulat para sa kanya. Nagitla na lamang ang matanda sapagkat natatandaan niyang tinanggap na niya ang role na ito matagal na hanggang sa nalaman niyang pinalitan pala siya ng walang abiso. At ang masaklap, hindi rin niya alam kung sino ang ipinalit sa kanya. Naikast rin umano si Nanay Lilia bilang beat player sa Hollywood film na Bourne Legacy. Malinaw pa sa kanyang alaala na nagkausap pa sila ng direktor at binigyan ng 3 araw bago magsimula ang shoot. Inabot ng 17 hanggang 20 days ang shooting ng naturang pelikula dito sa bansa hanggang sa nabalitaan itong nag-pack up na pala ang production team ng film mula sa Malabon, San Andres at Pandakan. Panay nga daw ang tawag niya sa counterpart na casting director sa Pilipinas pero walang sagot. Sa kasaklapan pa ng pagkakataon nang muli niyang tinawagan ang naturang casting director, nagulat na lamang daw si Nanay Lilia sapagkat nagtanong ito sa kanya ng anong kailangan mo sa akin? At dahil doon, nasaktan ang kanyang damdamin. Muli niya pang binanggit na mahal niya ang showbiz ngunit ayaw lang niya sa dumi ng politika maging ang mga disappointment na naidudulot nito sa kanya. Magkagayon man, sa 2011 Cinema One Originals Film Festival na iuwi sa wakas ni Nanay Lilia ang kanyang first and only Best Actress Award. Sa katunayan, tied pa nga sila ni Maricar Reyes na bumida naman sa kalabang pelikulang Anatomiya ng Korupsyon. Nominado din si Nanay Lilia bilang Best Actress sa 2012 Gawad Urian Awards para sa kanyang pelikulang Six Degrees, habang ang kanyang pelikulang ito ay in-screen pa sa ilan pang international film festival sa Italy, South Korea at Taipei. Sa pagwawakas ng panayam sa kanya, nabanggit niyang sa oras na magre-retire na siya sa showbiz o sa sandaling wala nang kumukuha sa kanya. Uuwi na lamang daw siya sa Tugigaraw hanggang sa kanyang mga huling araw. Naniniwala rin kasi siya na hindi lahat ng bagay ay nagawa na daw niya pero wala na daw siyang ine-expect o hinihintay pa. Madalas kesa hindi, mas napagtutuunan ng sadya ang mga gwapo at magaganda sa showbiz subalit hindi ang mga sabit roles, ika nga. Paminsan, nakikilala o makikilala sila sa mukha subalit hindi sa kanilang ngalan. Gayunpaman, minahal ni Lilia Kuntapay ang showbiz. 81 years old nang mamatay sa spinal cord illness si Nanay Lilia noong 2016 sa bahay ng kanyang anak sa Pili, Ilocos Norte.
na pabalita pang halos magtatatlong buwan ay tarpaulin pa rin mula sa kanyang burol ang nagsisilbing tanda sa kanyang libingan gawa nakakapusahan sa pera ng mga naiwang kaanak. Mabuti na lamang at may mga nagmagandang loob at ngayon ay may lapida na ang himlayan ng nag-iisang horror queen of Philippine cinema. At inyong natunghayan ang special feature na hango sa tunay na buhay na nag-iisang horror queen of Philippine cinema, si Lilia Kuntapay. Kung nagustuhan mo ang special feature nating ito, mag-iwan ng komento, pindutin ang subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Ako pong muli si Red, ang boses sa likod ng Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Hanggang sa muli! Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.